Good morning po sa ating lahat. Unang-una yung mga ating mga bagong outtaking, binabati ko po, welcome po kayo. Isa na po kayong legit na kabalikat, so isa na rin kayo sa makakatulong sa ating tropa. Seryosuhin natin at lagi nyo lang tatandaan yung ating sinumpaan. At doon po sa mga base and chapter, implement na po natin yung duty natin sa gabi. Yung mga may schedule lang Saturday and Sunday, yung walang mga pasok, yung available, pwede po tayong mag-duty na para makapag-ano tayo doon sa mga lugar natin sa barangay. Kagaya po sa Bacoor, yung Villa Esperanza, tuloy-tuloy yan. Diyan po yung ating tatlong M. Magmamahalan, magtulungan at magkakaisa. So yun po lagi ang laging isa puso natin at yung mga alit-alitan, yung mga maritis, iwasan muna natin yan. Aga po at maraming salamat. Magandang buhay po sa ating lahat. Magandang umaga, kahapon sa inyong lahat. Especially po ang ating National President, si Alhaj Barakan, at saka kanyang mga boss na naririto ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Siyempre po ang ating bagong outtaking na naririto ngayon, ating mga nasyonal. Congrats po sa inyo lahat. Ako po yung Vice President ng IMOS, founder ng IMOS. Sa awa ng ating Panginoon, napalago po natin yan. At yun sa umabot kami na ilang daan. Sa totoo lang, ngayon may dala pa ako bago natin membro. Ang paalala ko lang po sa lahat ng mga bagong opisyal, tayo po ay padagdag, huwag lang pabawas po. Pangalawa, huwag po tayo pabigat sa ating butihin na National President. Tayo po ay magiging magaang sa kanya kasi po una-una po ay siya ay may edad na. Huwag lang po tayong mapabigat sa ating mga kasamaan opisyal. Tayo po ay magiging profesional pag tayo po ay mabigay ng posisyon bilang isang namumuno na kabalikat. Igal lang po natin ang kabalikat dahil po ang kabalikat, ito po ay napakagandang samahan na bino ng ating mga opisyal sa pamumuno ng ating National President, Founder Chairman, si Alhaj Barakan, kanyang mga vice, at saka kanyang mga opisyal. Binabati ko rin po ang aking mga kasamaan sa IMOS, subtle leader na si Ma'am April Salijan, ang kanyang assistant leader. Ganun din po si Sir Jason sa Riverside. Yan po ay masisipag yan, araw-araw po nagdi-duty po sila. Yan po talagang saludo po ako sa kanila. Araw-araw, walang patid po yan na pagdi-duty nila. Tumutulong sila sa lahat ng mga nangangailangan doon sa amin sa IMOS. Yan po talagang sana, hindi naman sa pinagmamalaki ko sila, sana po ay sa isang subter ay tularan sila dahil po talaga walang pahinga po mga yan. Araw-araw nagdi-duty po yan. Yan po ay isang may pagmamalaki namin sa IMOS subter na hindi po kami pabigat itatay at hindi kami pabawas na member, kami po'y padagdag. Alos sa buwan-buwan, nakakadagdag po kami ng member namin. At inulit ko po, congrats sa ating mga bagong nasyonal, officer, at sa inyo lahat na chapter president, magandang umaga sa inyo hapon, at maraming salamat po sa inyo lahat, at assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sir Andres, dito ka po muna, sir, sa unahan para makilala nila. Siya po president ng J-Base, masipag, tahimik, pero po rito. Kala mo, ha? Hello po. Magandang umaga, magandang magandang lahat. Asan ang alpha nito? Yun, no? Ako yung president ng J-Base. Ando na ka talaga yung tipak. Ayun ang alpha, oh. Public assistant. Basta yun na yun. ano ba sasabihin ko? Nalimutan ko na. How to be you po? Ay,
Ganito kasi yun. Yung mga ano ko, kasamahan ko, medyo hindi sila masyadong nag-active ngayon kasi alam naman natin na inuuna po nila po ang trabaho. Pero minsan naman, pagka sinasabihan ko sila na mag-duty tayo, maawa naman kayo sa amin. Ay, nag-duty naman po. Tapos isa pa, itong mga mother base namin, itong Dorian, sinasamahan kami doon. Hindi naman gabi-gabi, pero nandoon sila palagi nakasuporta. Yung mga national officer natin, nandoon din sila palagi. Ayun, salamat sa kanila at marami-raming salamat din sa ating tatayuan na nandyan palagi sa likuran ng chapter base at saka mga base leader. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Andres. Governor, okay, Laguna, Cavite, Rizal, may isa pa. Quezon, yan. So, siya po, si Sir Dodong. Magandang umaga po sa lahat. Sa lahat ng chapter, sa lahat po ng base na nandito, sa mga bago po nating mga kasamahan, welcome po kayo. Sana po makakatulong po kayo na mapapaunlad po natin yung atin doon. Hindi ko na kung napain, nandyan po yung bagong campi base, nandyan po yung base leader, nandyan po yung wapo natin na ito pangalan ito? Hindi ko nasa, si Sir Supremo, kasama ng kanyang team. Mga sir, hindi ko nahabain. So, ako po yung nakaano dito sa Region 4A. So, sana po magtulungan tayo doon sa mga area nyo po na kung mayroon mga problema ang kunti na kaya naman po natin pag-uusapan, kaya nyong pag-uusapan sa grupo nyo, huwag na natin munang ipaabot sa ating tatay. Kung kinakailangan po namin umikot dyan sa inyo ng mga opisyalis, yung mga national, magpasabi lang po kayo. Yun po ang trabaho ng national. Pero kailangan po namin ng kanyong tulong. Kasi hindi po namin malalaman kung ano yung mga problema nyo bawat base kung hindi po kayo magsasabi. Sana po yung mga hindi ko pa nababanggit, huwag na magtampo. Hindi ko nahabayan po, Region 3A, Dong Remunansa, 218. Maraming salamat po sa ating MC na maganda. Magandang umaga po. Ako'y nagpapasalamat na nandito ako sa Kabalikat dahil ako may mga NGOs din akong sanalihan na sabi nating kasi tayo, kaya tayo nandito ngayon, gusto nating anong sabi pag tayo'y nasa NGOs. Ang isa lang na may tatanong sa atin eh, connection o pagtulong? Anong masasabi nyo? Dalawa lang yan. Pero siyempre, yung connection, nandyan yan. Lalo-lalo na sa atin dito. Yung NGOs at yung pagtulong, dapat isa puso din natin yan. Lalo na dito sa mga kapatid natin na nautiki ngayon. I-share ko lang po sa inyo, nung araw, panahon ng pandemic, namatayan kami ng isang presidente na COVID, ano siya. Kilala ni ng ating chairman yun, si Borromeo, chairman ko, naalala niyo po. Ako yung pinakaalalay-alalay niya, panag-operation kami sa gabi. Siya po ang unang-unang tinamaan doon sa Mabuhay City ng COVID. Basketball player po yun, 6'2 ang height. Pero nung one time lang siyang tinamaan ng COVID, patay agad. Katabi ko yung kalong ko sa hospital nung sinusurvive siya. Nangitim na lahat yung mga kuko niya noong time na yun. Nakakalungkot man, kaya ako, hindi ko maiwan-iwan tong Kabalikat sa Mabuhay City chapter. Dahil matindi po ang pinagdaanan. Namatayan po ako ng isang matalik na kaibigan sa
braso ko mismo. Kaya malungkot. Sa inyo po, sa mga bagong OTK ngayon, alam ko na gusto nyo rin makatulong sa community, sa mga kasamahan natin. Wala pong pasubiling magtumulong tayo ng bukal sa ating mga puso. Malaking po doon. Alam ni Lord yan, na tayo pag tumutulong, mas malaki yung blessing na natatanggap natin. Totoo po yun. At alam ko na sa bawat isa sa atin, mayroon tayong motto. Less talk, more action ang ginagawa natin. Lalong-lalo na doon sa mga members natin na tahimik lang. Pero sila yung gumagalaw. Hayaan na natin, huwag na natin bigyan ng mga issue-issue yung mga maliit na bagay. Dahil lalong nakakasira lang yan eh. Umaapoy lang lalo. Makinig tayo sa mga advisor natin, sa mga members na mas senior sa atin. Kasi mas sila yung nakakalam. Ako, bata pa po ako, 41 years old ako. Pero marami po akong NGOs na hinawakan. Nasa Guardians po ako, nasa Kabaligat, at nasa Eagles Club. Usually, galing po ako, kaya medyo na late po ako, German, pasensya na po kayo. Nag-donate ako ng dugo sa DOH, sa Philippine Blood Division natin. Maitutulong ko po sa inyo, bawat member natin din sa kapatid, sa atin din sa Kabaligat, pag nakailangan po kayo ng dugo, huwag kayong magtubiling mag-message sa akin. Mayroon po tayong blood bank sa ano. Madali ko po sabihin sa club ko na mayroon akong tutulungan. Hindi lang po para sa club namin yon. Hanggang sa labas, nasa Mindanao ka man, nasa Luzon ka man, as long na mayroong kapatid, mayroong isang kuya na pwedeng tumulong, tutulong po kami. Namin, na mga member ng Kabaligat, unang-una po, kami ang nag-umpisa ng Durian Chapter. Ako yung pinakang founder. Nung una po kasi, napapansin ko, pero hindi ko pa alam yung ano yung Kabaligat. Napapansin ko, kami yung malapit sa headquarters, bakit walang base? Base pa kasi noon kami, base. Kasi nga nag-umpisa pa lang kami. Nalagpasan namin. Bilang leader, kami ay ako nagsakripisyo ako. Bilang leader. Kasi mahirap sa pag meron kang pinamuno na ganito, yung unang-una mong kalaban dito, pamilya mo. Yung asawa, anak, kaya meron na po akong dalawang anak, pero naglagi kami nagdidebate ng asawa ko kasi nga mas yung oras ko nasa grupo. Kaya hindi niya po ako naiintindihan, naghiwalay po kami. Yun po ang sakripisyo ko bilang leader. Naghiwalay kami, ipinakita ko sa kanya na kung hindi niya ako naiintindihan, wala akong magagawa. Kasi ang layunin ko ay makatulong sa aming nasasakupan. Awa naman ng Diyos, tuloy-tuloy may bagong pag-ibig ulit. Okay? At sana po, kaya kami bilang mga presidente, nag-observation po kami sa amin na nasa kupan. Lahat po kami doon, pantay-pantay. Every 2 years po, napapalit kami ng president. Para malaman nila ano ang katayuan namin bilang presidente. Kasi kapag ikaw ay leader, kung 30 yung pinamumunuan mo, sabi ni Sir Haji, ganun din dapat ang ugali mo. 30 rin ang ugali mo para makasurvive ka sa mga pagsubok sa grupo. Napakahirap pero napakasarap kapag nalagwasan mo ang mga pagsubok na nakaatang sa paligid mo. Napakasarap. Ayan. Time po na ako po ay mag-o-taking po. Ganyan din po ako noon. Sisimula hanggang naging hepe, hanggang ito po nasa national na ho. So, gayon pa man po, mas magiging sa puso po ninyo pag kayo po ay yung tulong po na yayakapin nyo o ibibigay nyo po sa mga taong nasa paligid ninyo ay nagaling din po sa puso. So ito po, napaka-importante po ng internal at saka po external rules and regulation po natin. Last time po, nagkaroon po kami ng meeting ang board.
kasama ko po lahat ng board tsaka po mga officers po natin, nagkaroon po kami ng meeting para po i-drop yung lahat po ng rules and regulation po natin. External man yan o internal po. Ibig sabihin po ng internal, yan po yung pinatibay po ng samahan. External po, yun po yung mga kuro-kuro na dapat hindi po natin sila kumbaga, pwede natin siya ipatupad pero pang sarili na lang siguro natin yun. Yung external, yun po yung naupuan, yung internal po, yun po ang naupuan po ng board at the same time lahat po ng officers sa national. So yun po, idadrop po namin yun in behalf po ni Mama Lia, si Admin 2, Admin 1. Idadrop po namin yun at i-approvean po ng board ulit bago si Tatay po ipapaprove po natin. Last po, ibibigay po namin sa inyo. Kasi po marami po nagtatanong na ang rules and regulation po ng kabalikat is wala. Pero hindi po, meron po yan. Meron at meron po yan. Kaya po marami po kasi tayong mga kasamahan na hindi na po nila alam kung hanggang saan pa po tayo. Meron din mga kasamahan natin na sumusobra na dun sa hanggang saan tayo. Diba po? So magkakaroon po ako na magkakaroon po tayo ng draft noon sabay approval po tapos ibibigay ko po sa inyo. Last na lang po sa mga tiga Cavite po. Doon po pala sa nabanggit po ni Tatay na yung pagtulong na bakit na anong nangyari, bakit ito na lang ang naliligo nating tulong. Sa totoo lang po, officers, member, totoo po yung sinabi niya, kulang po tayo sa coordination. Kasi last time, anong nang kasalukuyan po na marami tayong tinutulungan, isang bato lang po sa radyo, mabilis pong uma-action. Nagkakaroon po lang ng late kasi yung mga iba hindi sila nakakagamit po ng radyo. So ngayon po bilang kapaligat po, bilang kayo po ay nanumpa at sa mga tungkulin ninyo, bilang opisyales, bilang membro, sana naman po hindi po ito ang maiabot natin sa mga nangangailangan. Mas marami pa po sana. Para po tumibay po lalo ang ating samahan at lalo po tayo makilala hindi lang po sa isang lugar po ninyo o sa hindi lang po dito sa Las Piñas, buong mundo po. Yun po kasi ang sinumpa natin, yung pagtulong. Tutulong po tayo, hindi po tayo ang tutulungan. Tama po? Last na lang po, sa mga tiga Cavite po, kung po kayo po ay meron pong mga pangangailangan, eto po kasi na-experience ko bilang pagtatrabaho ko na rin po sa barangay, ang CSWD po ng Bacoores na kumukuha po sila ng financial assistant, burial assistant, medical assistant, tsaka po yung mga ibang pangangailangan po natin na tulong. Maaari nyo po akong tawagan na pwede po natin ilapit sa CSWD ng Molino 2 kasi po siyang nakakasakop ng Region A4 po. Kaya po kung ano po yung mga tulong po na kailangan po ninyo, pwede nyo po i-coordinate sa akin at kung ano man pong pwede nating ilapit kay Mayor para po sa pangangailangan po ninyo, is puntahan nyo lang po ako, makipag-coordinate lang po kayo. Thank you po. Ayan para makalipad. Pero kung mahal ninyo pa rin ang satay ninyo, yan lang iningi ko yung tatlong M. Magmamahalan, magkakaisa, at magtutulungan. Okay po, doon sa basketball, okay na po tayo doon, mga ma'am, mga sir. Okay na po ba? Okay. Gising pa ba kayo, tulog na? Ayun, kailangan pa tumaas yung boses natin para sumagot, no? Wow! Asa na yung iba dito? Bakit nawala na? Nagsitayo na kayo. Pagod na kayo kaupo, no? Sa dami ng barang nagsasalita. Okay. Dudugtungan ko lang po yung kaninang makabagbag damdamin at sinasabi ng ating tatay kanina. Ano po ba yung sinasabi ng tatay natin kanina? Tungkol dito sa nakapatong sa lamisa. Oh, hindi kayo nakikinig kasi mayroon kayong kanya-kanyang agenda. May kanya-kanya kayong agenda. Why? Bakit? English Tagalog yun ah. Dahil sa mga nangyayari.
Doon po sa sinasabi ng ating tatay tungkol sa nakapatong dyan sa lamesa, ilang beses po ba ako nag-post sa GC? Sino po ba ang nakabasa ng mga pinopost natin sa GC? At sino ang mga may obligasyon noon para ipatupad yun? Di ba mga coordinator? Pag nabasa ng coordinator sa ating GC, kung ano yung linalaman ng nakapost sa GC, huwag na kayong mag-antay na pagsabihan pa na ganito gawin ninyo, ganyan-ganyan. Trabaho nyo yun eh. Dapat kayo na ang kikilos, huwag na kayo mismo mag-antay na pagsabihan pa. Kaya nga ipinost natin para gampanan na ninyo ang tungkulin na inatang sa inyo. Although tayo ay volunteer. Mamani ba naman yan? Puntahan nyo yung mga tulog na membro nyo. At sabihin ninyo na ganito, ganun, meron tayong tutulungan. Meron tayong dapat gawin, meron tayong activity. Nasaan kayo? Lalo na yung mga coordinator na dapat siyang gumagampan para magawa natin yung ating mga tungkulin sa pagtulong sa kapwa. Dahil ang ating pagtulong, wala tayong pinipili. Wala tayong sinisino. National, lokal, mahirap, pulubi, mayaman. Di ba yun ang sinasabi natin sa outtaking? Ang lahat ay nawawala na. So mga coordinator, hoy, gising!